title, inere po siya ng February 7. May YouTube title po na Malupit na Amo Gustong Ipamental Hospital ni Idol Bago Ipakulong. So nasa studio po natin muli, Idol, si Nanay Angelina Tubia, Rhea Tubia, yeah, and Salome Casa, yung kapatid po ni Nanay Angelina. Kinagagalak ko, nakita ko po kayo in person ngayon at pangako po sa inyo makakuha ko kayo ng hustisya. Uh-huh. Come what may. Kumusta po kayo? Okay naman. Si Rhea, kumusta Rhea? Okay lang. Pinamedical natin sila, no? Pwede ba natin makausap yung reporter na... Si Mary Cruz po, Idol. Tawagin si Mary, kasi pinamedical na to sa Camp Crame. Ano ang findings ng Camp Crame doon sa pagpapamedical dito sa bata? Kay Rhea? Okay. Habang tinatawagan si Mary, yung reporter natin, papasukin na si Selma Trifona. Maraming mga netizen ang gustong... Ba't kayo nag-sign of the cross po? Sobrang takot kayo. Ito na si Ma'am Trifona. Ma'am Trifona, magandang hapon. Upo kayo. Okay. Sa nila po, Ma'am Trifona, kausapin ko lang reporter ko. Mary! Ay, yes po, sir. Good afternoon po. Alright. Ano yung findings ng Camp Crame nung pamedical natin itong okay, si Rhea at saka itong si Nanay Angelina? Ayun po, actually, according po dun sa initial results po ng medical legal, lumalabas po na meron po talagang physical abuse na nangyari doon sa mag-ina. At nakitaan din po na yung mata po na nung mag-ina ay namamaga po dahil daw po pinututukan daw po ng armies. And also po, sinabi din po ng crime lab na they recommend po na pa-x-ray po yung ulo po nung anak po dahil daw po sumasakit daw po lagi. Asa yung mga rib daw po kasi nung bata, bali-bali daw po. And also po, meron po siya dito sa kamay niya na na-dislocate po yung buto po, which is kailangan po talagang i-x-ray. So tumutugma ito sa sinabi ng bata nung una siya magpunta sa atin na inuntog yung ulo niya? Yes po, sir. Tapos yung sa ribs, Opo, no. Parang inaapakan daw po, tinatadyakan daw po yung tiyan po nung mag-ina daw po. Lagi daw po talagang binubugbog sila. Rhea, bali-bali raw yung ribs mo. Bakit? Anong... Kasi naapakan po niya ako, pinahiga, tapos tinatalunan yung tiyan ko. Oh, s**t, mara. Ha? Kahoy. Ano, no? Yung ari. Oh. Sinusundot po ng kahoy. Nariyan pa ho ang pasa. Yan ba pinakita mo rin sa medical legal, Mary, yung pati yung ano ng private parts nito, yes po, nitong yes, bata tinutusok? Opo, yes po, sir. Na-examine din ng medical legal? Yes, opo. Anong naging finding ng medical legal? Ang ngayon po sa initial result lang po, which is po, positive po talaga for physical abuse, and then yung final result po is maukuha po within 7 days, sir. I'm speechless. Oh, mm-hmm. Oh, man. Oh, man. Nanay Trifona, hindi ko alam kung saan planeta kayo galing. Parang hindi... Nanay, yung naiyak ako. Sorry. Ba't gano'n, Nay? Hindi ko yun ginawa, sir. Nang dumating sila sa amin. Hindi, ma'am, yung inapakapakan yung nakahiga, yung tao, apakapakan nyo. Hindi, sir, totoo. Kahit anong gagawin mo. Sabihin mo, totoo. Hindi, hindi talaga ako. Bangkin. So, totoo lang, sa totoo lang, sabihin mo lahat. Mi, hindi totoo. Kung paano mo ako pinagsasulin, nagsinungaling ka sa akin. Sinabi nga po niya ako sa mga kapatid ko, nawala na po daw po kami dun, nasa Bicol na po daw kami. Hindi namin makontak ang kapatid ko dahil sabi mo sumama sa lalaki. Yung pala nag-umpisa na ang pambugbog mo sa kapatid ko at pamangkin ko. Oh. Ano? Lahat pati ang anak hindi maghahanap sa kanyang ina. Ha? Lahat ng gamit tinago mo, sinunog mo. Ano? Hindi yan totoo. Ngayon sabihin mong nando sumama sa Marawi. Paano namin makontak ang kapatid ko? Nasa tabi lang po ako. Nasa tabi lang po siya. Nasa Marawi po kami. Dahil po, kasi marami po na hong ginagawa siyang pambubugbog, pananakit. Hindi yan totoo, Sal. Hindi yan totoo. Magkakaganyan ba ang kapatid ko nung bago dumating sa inyo? Totoo. Pati hitsura ng pamangkin ko, hindi ganyan. Yung sige, sir. May testigo tayo, sir. Ito po, may testigo. Salamat po sa pagpunta rito, Ma'am Selma. Pero... sisiguraduhin ko po, I swear to God, makukulong ka. I'll make sure.
I'll make sure makukulong ka. Pakukulong kita, ma'am. Mabubulok ka sa bilangguan. Sir, hindi ko 'yun ginagawa sa mabubulong kanya. Ka sa bilangguan, lintik. Sir, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Sir, ako po yung pamangkin ni Tripuna Silma po, sir. Testigo po ko, sir. Sa ano po? Ano? Last year 2017, sir. May 2017. Nag-message ako sa kanya, "Tita, pwede ba akong tumira dyan sa inyo?" Sabi niya, "Antayin mo ko kasi andito pa ako sa Cebu, hindi ka pwedeng tanggapin ng anak ko." Tapos nung umuwin siya sa dito na sa Cavite, ang sabi niya, "Sige, andito na ako sa Cavite. Asan ka ba? Andito pa ako sa Quiapo, tita. Wait lang. Sasakay ako ng bus." Nung nakarating ako dun sa kanila, welcome ako. Nung matapos 'yon, mga siguro 3 weeks, nag-iba na yung ugali ng tita ko. At saka meron pa siyang dalawang maid, si Hasil Estrellado at saka isa si Iba. Okay. Grabe 'yon. Yung si Hasil binubugbog niya, inuuntog sa pader. Si Iba naman, masilang bahagi inalagyan ng sili. Oh, s***. May picture po ako dito. Pinapakain mo ako. Walang ulam-ulam. Ayun, sabi mo, isang kasambahay, nilagyan ng sili. Yes po, sir. Last 2017. Nakita mo yun? Yes po, sir. Naglalaba po ako nun. Na pinahubad niya. Inuutosan ako, "Sige, bugbugin mo yan." Siyempre, may nakaambang palo. Hindi ko po napalo, sir, at hindi ko po nasunod yun, sir. Okay, good. Pati so, yung anak mo niya, si Ate Sheila, pati yung ibang anak niya, grabe po, sir. Buong pamilya? Pati yung apon, natuto na rin manuntok dun sa maid. Alam ko yan, sir, kaya masama yung loob po sa kanya. Kahit okay. Tita kita, hindi na kita ginagalang. Yan, oh, pati pamangkin niyo po mismo, Ma'am Selma, bakit ganun po? Hindi naniniwala sa inyo. Yung depensa niyo na hindi kayo nananakit, na hindi kayo brutal. Sir, kahit anong mangyari sa akin, hindi ko yon ginagawa. Itong pamangkin ko, anak ng pinsan ko, sir, tinanggap ko siya sa bahay. Pero hindi, minsan hindi ko siya sinasaktan. Hindi po siyang sinasaktan. Hindi ko siya inuutosan. Yung kasambahay daw. Hindi ko siya inuutosan, sir. Hindi, yung kasambahay daw po na binubugbog niyo, inuutog ang ulo, nilagyan niyo ron sili yung ari. Wala, sir. Wala lahat, sir. Ito. So, lahat po sila kasinungaling yan. Hindi, ito, sisigaw talaga ako, sir, pag nag... Ma'am, doon muna sa ano, yung pinahiga mo tapos inapak-apak mo siya hanggang mabali yung kanyang mga buto. Wala, sir. Wala ako, ma'am, talaga. Ma'am, sa medico-legal na po ito, ha, hindi na po sabi-sabi ng kung sino sa kanila. Sa medico-legal, lumilitaw ng bali-bali nga po yung ribs nito. Sila lang mag-away dahilan sa burial cell. Yung burial nila na sa... Naman tayo, oh, eh. Oh, so silang dalawa mag-ina nagbubugbogan. Oh, nag-away sila sa burial. Bakit gagawin ng nanay? Bakit yung nanay bubugbogbogin yung kanyang anak hanggang magkabali-bali yung ribs? Hindi ko binugbog yung anak. Hindi mo po akong magawang sigaw-sigawan ng mama ko, palo pa kaya. Elizabeth, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po, sinabi. Pamangkin po kayo ni Trifona? Opo, sir. Okay, magtitistigo rin daw po kayo. Ano po yung ititistigo niyo po, madam? Ako po, sir, year 2013 ata yun. Kasi sabi niya, sir, na siya magpapaaral sa akin. Okay. Kasi natiwala ako sa kanya, kaya sumama ako sa kanya, sir. Okay. Di nagpagal, sir, palagi na siya nananakit. Halos doon ako makapasok sa eskwelahan, sir. Napuntahan lang ako ng advisor ko dyan sa bahay nila. Anong klase pananakit ang ginagawa sa iyo noon, ma'am? Kinukulit ako, sir, kagaya ng compliments niya, sir. Pinutulan pa ako ng buhok, sir. Grabing excuse. Hinawakan ako, sir. Nilayasan ko nga yan, sir, eh. Kasi hindi ko lang natuwis. Oh, yan po, Nay, ha? Okay, lumayas ako, sir. Nag-uniform lang ako. May tistigo ako, sir. Classmate ko. Oh, yan. Dalawang pamangkin mo na, Nay, ha? Wala ka na masabi. So, ang dami na po nagtitistigo laban sa inyo. Alam nyo, sandali po. Alam nyo, ma'am, pamamasayan ko to, pabalik di, papunta di Maynila, gagastusan ko to para magtistigo, para madidiin ka po, ma'am. Sige po, anong depensa niyo po, ma'am? Ano, yun si Elizabeth, pamangkin kong buo. Tapos si Elizabeth, pinaaral ko. Okay. Yung sinabi ko sa kanya, talaga parang pamangkin sabi ko, kasi minsan gabi na siyang uuwi, sabi ko. Right. Umaga kang uuwi kasi hindi ako, wala dito yung nanay mo, ako ang katiwala sa'yo. Okay. Baka anong mangyari, yun, pang minsan talaga kinukurot ko siya, okay. Masampal ko siya, okay. Yun lang. Dahil lit siya pagdating. Half day kasi siya, sir, umaga siyang magpunta sa school, okay. Babalik siya. Kinukurot tapos sinasampal, tapos ginugupitan mo ng buhok. Hindi ako...
pinaparlor kasi nagbagupit kasi sa mag-GS prompt. Pero ma'am, bakit nyo saan sampal? Kung halimbawa umuwi po ng madaling araw, ba't kailang sampalin? Ba't kailang kurutin? Ganon talaga ako pag bamangkin. Parang so, ma'am, sa anak ko, kinukurot. Ma'am, ito po'y tumutugma lamang sa mga sumbong laban sa iyo na magaan yung kamay mo pagdating po sa pananakit. Madali kang manakit ng tao. Kasi kung pamangkin mo nga mismo, kadugo mo na yan, ma'am, pamangkin buong sabi mo, kaya mong saktan, ito pa kayo na hindi mo kaano-ano. Nagigess niyo po, ma'am? Opo. Pero sampal lang po, hindi ako... Kaya nga, ma'am, it doesn't matter. Pamangkin nyo nga po, nasa sampal nyo. Oo. Ito pa kayang kasambahay na hindi nyo kaano-ano. Mas mabilis nyo masaktan to. Alis po talaga ho. Hindi. Ano po? Kahit anong mahawakan eh, hinahamba sa amin eh. Ano halimbawa, ma'am? Halimbawa, yung kutsilyo. Sabi nyo, ganun, talagang papatayin kita, ganun. I-ano sa leeg mo. Kasi yung gunting din po, ginugupit yung tinga namin. Gupitin pa yung tinga namin. Tinga? Oo. Ito nga, may piklat nga to sa tinga eh. Yung ginugupit niya. Ha? Nipit sa pares ng kamay. Nanay Selma, may sira ka ba sa ulo? Wala, ma'am, sir. Ay, yung hindi nga po, lang. Hindi, seryoso po, seryoso na ako. Ma'am, may problema ka ba sa pag-iisip? Marami, mula na asawa ako, marami akong problema. Okay, so may problema ka sa pag-iisip. Simula nang iniwan ka ng mister mo, ba't ka iniwan ng mister? Di, nandyan yung asawa ko. So problema mo si mister? Kasi stroke na siya, okay. Mula, wala siyang natulong sa akin, nag-aral yung mga so bata. Yung ako lang nag-isa. Alright. Mm-hmm. So yung inyo pong problema, stress, anxiety, sama-sama na natin sa mister, ibinuos mo sa pamagitan ng pananakit sa kapwa. Hindi ako nananakit talaga, yung sampal lang sa mga pamangkin ko, anak ko. Yeah, ma'am, yung tenga niya po, ma'am, may tapyas pa. So, arios, ano nangyari sa tenga niya? May arios sila, sir, na ganon. Sino nagunting sa tenga? Hindi ako nagunting, sir. Sino may gunting? Walang ginunting. Eh, ba't niya sinabi na ikaw nagunting? Wala, sir. Yun, kurutin ko. O yan, o, tusok. Hindi ako nagunting. Ayan ang baon, o. Tapos yung susok. Tapos sa likod, may mga tusok-tusok din. Hindi, sir. Sino yung may gawa noon, ma'am? Yung kurot lang sa mama niya. Hindi. Lang. Yung mga tusok po sa likod, tapos pati yung ribs. Pati nga po yung paa. Natanggal pa yung kuko kasi pinalo ng itak eh. Natanggal ang kuko dahil pinalo ng itak eh. Ma'am, sorry ma'am. Ulit ta. Alam mo ma'am, demonyo ka. Hindi ka lang demonyo. Pag ito pumunta sa impyerno, matatakot si Satanas sa'yo. Tatakas si Satanas dahil baka magte-take over ka. Hindi nga. Ma, sus, Marikosip, Nay Selma, pag ikaw ang pumunta sa impyerno, mahiya sa'yo si Satanas. Maniwala ka. Agad-agad sabihin ni Satanas, huwag ka na mag-take over. Sa'yo na itong teritoryo ko, Tipona, dahil tatalunin mo ako sa sobrang kadimonyohan mo. Ganito po ma'am, willing ka ba na ipa-psychiatric test kita, tapos pag nalaman talaga may sira ka sa ulo, paggamot kita, tapos pag nagamot ka sa kata namin, ikaw pakukulong to stand trial. Okay yun. Kasi unfair naman po ma'am na ikaw po ay agad-agad ililitis yung kaso mo nang may problema ka sa pag-iisip, hindi mo madepensa na maayos yung sarili mo. So paggamot muna kita, yung utak mo, pa-psychiatrist kita, kung meron kang sira sa ulo talaga, which I think meron, i-confine ka po sa isang mental institution. Kapag gumaling ka na po ma'am, then you can stand trial at saka ka makukulong. Ako pong gagastos ma'am, okay sa'yo? Sa nakita ko, ma'am, may problema kayo sa pag-iisip. Yung mga kinikwento po nila, hindi na po makatao yung madam. In denial ka pa rin. Pero nakikita ko ng dahilan kung ba't ka nagkakaganon. Yung frustration mo sa mamo ng loob, yung mga problema mo sa mister mo na na-stroke, dito mo ibinubuga sa kanila. Hindi ko sila talaga inano, sir, pinumbo. Alam mo, ma'am, sasabihin mo yan sa korte. Of course, depensa mo yan. Kukuha ka ng pinakamagaling na abogado na. Pero overwhelming po yung mga ebidensya, tumutugma-tugma, tumatahi-tahi sa mga sinasabi nila. At mismo yung crime lab na nagsabi na bali-bali ang ribs nitong bata. At yung ulo, kailangan ng mga x-ray. At tumutugma sa sinasabi niya na inuntog-untog may ulo niya. Yung kuko, tinanggalan mo. Ang daming tusok-tusok. Pati yung ari niya, chinek na mismo ng kamkrami at totoo nga, natusok yung kanyang ari. Alangan ba naman sabihin mo, pati yung ari niya, tinusok pa rin ng nanay niya. Kasi po daw po, hindi na daw po virgin, kaya tinutusok. Tusok niya ng kahoy. Hindi yan totoo. Hindi totoo. Paboy hindi ka. Yan totoo. Totoo yun. Pati ngayon siyan ko, ginaganon mo sa Arnes eh. Hindi yan, Len. Hindi ho, ganyan ang itura ho. Pabangkin ko, maganda ho ito.
pag kumakanta, maganda ho ito kumanta, galit na galit daw ho yan. Bakit daw ganyan? Baka para daw proud pa daw kami. Bastos, sinungaling. Pinakanta-kanta ko mga, kanta-kanta pa nga kami si Yanni. Hindi ka ganyan noong unang panahon, pero bakit ginayaan mo? Okay, kababayan mo pa. Tingnan mo, baka merong kumakampi kay. Para maging patas kami rito, ah. Nanay Trifona Selma, magbasa ka ng konting. Jonna Pahota, grabe kang demonyo talaga tong matandang to, walang awa. Siya kaya ang ganyanin, sira na ugali niyan. Okay. Chiselle Villas, kanang kamay ni Satanas yan, Idol Rafi. From Samantha Gray, she don't deserve kindness, why spend money for her? Hindi. Maria Hindi, I'll spend money for her para siya po'y ma-confine sa isang mental institution. Don't get me wrong, para kapag gumaling po siya, kasi pangit naman kung she will stand trial na meron siyang problema sa utak. So gusto ko pag nag-stand siya ng trial, magaling na siya. Wala na yung problema niya sa utak. Kasi may, siya mismo nag-amin, may problema siya kanya mister. Eh. So ikukumpayin kita sa mental hospital, gagastusan kita kung kailangan pa private mental hospital. Pagkatapos ma'am, pag nagamot na yung sira mo sa ulo, pwede ka na mag-stand trial at makulong ka na. At least normal yung utak mo at alam mo kung gaano yung gravity ng ginawa mo kaya ka nakulong. Okay? Next. Tita Veliente. Demonyo yata tong hayop na to. Huwag kang magpakita sa akin. Pag uwi ko, balyo kang hayop ka, nang gigigil akong demonyo ka. Mark Pusing. May mura siya, Idol. Wala nang gamot-gamot. Rekta na kaagad sa kulong. Hayop na matandang yan. Nakakagigil. Okay. Kasi po, yung mga ginawa niyong ganon, yung sistema ng inyong pong pananakit, yun po ay gawain po ng isang taong hindi normal. Ang isang taong normal, hindi po niya kayang gawin yung ganong pahigain mo, tapos lundag-lundagan mo, tapos tutusukin mo yung ari dahil hindi na virgin, guguntingin mo ang tenga, tapos hihilain mo yung kuko. Daig mo pa si Hitler, kung buhay pa si Hitler, baka si Hitler mahiya dito eh. O nga, pagsamahin si Hitler sa Saddam Hussein, mahiya sa'yo. Manliliit sila sa'yo. Akala ko si Hitler na palang pinakamatindi sa magparusa ng kapwa. Hindi ko yun ginagawa yung kuko, sir, hindi. Ano lang ginawa niyo sa ano, kuko niya? Nagkuha siya ng mangga. Oh. Tapos natalisod. Oh. Tapos yung nagmasa kami ng simento sa labas. Natalisod. Nung matalisod, yung kuko niya nabali. Natalisod yung paganon. Oh. Di hindi natanggal yun. Nadugo. Tapos natalisod. Sinabihan siya daw ni Chari. Wala ako dyan. Sinabihan siya ni Chari na, alami, ano ba yan? Sabi okay, so yung kuko pala niyon, kaya nawala, nabunot dahil natalisod siya. Natalisod. Hindi binunot, sir. Natalisod. Natalisod. Pag binunot, sisigaw yan. Okay, natalisod. Oh. Okay. Kung i-replay ko kaya, ipi-playback ko, yung binigay mong depensa, last time nandito ka, mapapahiya ka. Yung paa niya sa daliri, inuntugan ng bato sa anak. Ako ang inano nila. Natalisod yan. No, nagbago lang. Sandali lang, ma'am. Sandali lang. Mm. Nung last time, sabi mo, yung nanay ang pumukpok sa paa sa kuko nitong bata. Ngayon ang sinasabi mo lang tatalisod. Dalong, oh, inconsistent ka na. Di, ito sir, natalisod daw na tapos nadugo. Yung sa harap-harapan na kami sir, hindi ko nakita natalisod. Sinabi ni Chari, nung harapan na kami sir, nagmasa kami tatlo, yung martilyo, kaagad niya nakaupo, kaagad niyang pinukpok yung ganito niya. Pinukpok ng nanay? O, ganun. Sa palagi mo, ma'am, maniniwala ako. Parang, Rhea, may gusto kong sabihin dito. Huwag ka na matakot. Andito ako. Sabi mo ang gusto mong sabihin sa kanya. Huwag ka lang magmura. Sabi mo lang kung anong gusto. Huwag na lang po siya gumawa. Huwag na lang po niyang gawin yung ginawa niya sa akin. Kung kukuha po siya ng katulong iba po. Huwag na lang po yung gawin yung ginawa niya sa akin kasi nakakaawa po. Kasi grabe po talaga. Hindi ko na po matiis talaga po. Kaya po nagtanggal na talaga ako tumakas. Kailangan ko talaga tumakas para makahingi ako ng tulong. Kasi hindi ko na po alam yung gagawin ko. Kasi ko yung nanay ko na kasama ko dun sa bahay, hindi sinama ko na nung lumayas ako po. Okay. Kayo nai, sige po. Magsalita kayo sa kanya. Huwag lang ako kayo magmura. Pwede kayo magbigay ng statement. Eh kasi wala na akong magawa eh. Kasi nanawaan ako sa anak ko eh. Sabi mo, paglalabas kami ng bahay, isang dipa lang ang gintang ipatay na kami. Kaya nga doon nga ako natakot eh. Nagpasalamat nga ito kay Karyam eh. Kasi tumakas siya ng kosa nung sumama ako sa iyo. Kasi pagbago ka, pagkatapos mong bumugbog nito kay Rhea, sabi mo magsimba tayo rin. O di, sumama lang ako kasi pag hindi ko kasama, makabugbugin na naman ako niyan. Okay. Bugbugin naman ako nun kasi sabi mo
magsimba tayo, di sumama ko para walang ano. Kaya dahil kung pwede, kung mangita, kung maghanap ka pa ng ibang katulong, huwag mo nang gawin pareho hindi, sa amin dahil... Hindi man kukumuha na li. Hindi na kukukuha. So, wala na akong magawa kung ayaw ko mong kumuha. Basta kami parang nagpasalamat nga ako ni Toriyami nga na tumakas eh. Kasi nakalabas kami ng lungga mo na ano ba, napakasakit ng ano ba yung pati anak mo eh, bumubog pa sa amin din. Pati anak na ibugbog? Oo. Rhea, pati mga anak niya, binubugbog ka? Opo. Tulong po, kinukuha po yung arnis ni Nawaka na pinapalo niya po sa amin. Anong pangalan ng anak? Ah, pati yung isama natin. Anong pangalan ng anak? Sheila ho. Sheila po. Sheila, yun yung asawa ng pulis? Hindi, yung sundalo. Asawa ng sundalo? Sundalo. Ikulong natin. Yung sundalo, nakikialam din? Hindi po. Niyo, pagka, yung sundalo, na, yung mismong sundalo na nanakit, hindi? Hindi, yung asawa lang. Asawa. Asawa yung anak asawa. Niya mismo. Ilan sa anak niya na nanakit? Dalawa din po, nakasampo din po yung ano, yung isa po, yung pangalawa niya pong anak. So lahat yun, isama natin sa kaso. Okay ka na? Yung mga dokumento ko po, wala na po lang at sinunod niya po. Kasi Pati ID ko nga ako sa senyo. Kasi pang-apat na po na beses na nagtagka ko tumakas po. Kaso nung uli niya ako na sinunog niya lahat yung ano po, yung mga dokumento ko po. Ba't mo kasi sinunog po na yung kanyang dokumento? Hindi sir, ang salita dyan, sabi ko hili nilagay sa karton. Sabi ko saan mo na pupun- saan mo dalhin Lynn? Kasi nagtanong ako. Hindi, ikaw kumuha. Bakit yung ID nyo nandyan sa kasama yung ID ko at sa kasama okay, niya? Okay, magkasamang ID. Okay. O, tapos nilagay ko sa drawer na may mga title sa lupa. Oo. Tapos nagtaka ako na halongkat. Okay, so paano nasunog po yon? Nilagay niya sa karton okay. Kasi yung damit ni Riyami oh. Nakalagay sa karton. Oh, sige. Tapos? Tapos, binuhat niya, sabi ko, Lynn, huwag mong dalhin sa labas. Okay. Lagay mo lang sa ilalim ng... Oh, sige. Bakit, paano po nasunog? Dinalaan niya sa baba, sir. Tapos? Tapos, nagsunog. Sabi ko, huwag na. Diyan lang muna. Sino nagsunog? Siya? Si mama niya ng gabi. Si mama niya? Oo, oh, okay. Ng gabi. Okay, babalikan ko ngayon yung sinabi mo nung last time. Oh. Hindi ako nagsunog, sir. Yung kasamahan nilang si Hostel. Iba yun, dalawa yung busy, sir. Dalawa. Nako, ma'am. Oh, dalawang busy. Alam mo kung bakit cool na cool ka? Kasi marami mga netizens nakapansin bakit cool na cool ka. Because you believe in your lies. Kasi ganun yung mga tao naniniwala sa kanyang kasinungalingan. So, iniisip niya yung kasinungalingan niya ay yun ang totoo. You believe very much in your lies. Dalawang bisis, sir, nagsunog. Narcissist po kayo. Dalawang bisis nagsunog. Yung pangalawa yung pag-alis ni Riyami. Kita mo, cool na cool lang siya. No? Parang wala lang. Hindi ka nga nagsisisi na. Wala lang, parang... Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Ngayon, nagpunta ako dito. Ah, okay. Nagsisisi ka na. So, baka gusto mo sabihin, ma'am, na ikaw nagsisisi sa kanila. Sabihin niyo po. Nagsisi nga ako. Sabihin niyo po diretso sa kanila. May. Riya, May. Hindi ko na talaga matiis, di. Grabe na talaga, di. May. Buti yung buong katawan ko talaga sumasakit na sa mga pamububo sa akin. Kaya nag-isip talaga kayanin ko to. Naalala mo yung, May? Naalala mo yung ginawa mo sa akin sa tindahan, May? Na nakulaps ako. Wala lang yun eh. Wala yun eh. May. Panagsisi na ako sa ginawa ko, Rhea. Kahit magsisi man ka, Day. Pero may bugbog na kami. Masakit ng katawan namin. Pero, pati yung ulo ko eh. Pero Lynn, lahat ng mga anak mo, sumala good yung ano, yung mga ginagawa ko sa inyo dati pa. Pero ito si... Nakuupo kami sa mga kapatid namin. Tapos yung sinabi mo sa akin, Lynn, na huwag mo na lang silang nag-away ka mo ni Hilda. Eh, kasi pakanan mo yun eh. Pakanan mo yun eh. Sinabi mo sa akin na ano, gawa natin ng drama. Ikaw, sabihin ko sa kanila na ikaw ay nag-asawa na. Papunta okay, ka ng ma'am, Bicol. Ma'am, ganito, mama. At least, naging ka ng sorry. Pero, ako po ang gagawa ng paraan na para makulong ka pa rin. Tama na yun na kapag sorry ka, okay na yun. Pero, tuloy pa rin yung kaso. Tama ako? Tama? Uh-huh. Tama? Uh-huh. Tuloy pa rin kaso. Yung pagsusorry niya, para lang ipakita sa inyo. Galing dito po, sir. Hindi po galing sa puso yun. Galing sa puso. Ipakita sa inyo na talagang meron siyang ginawang kasalanan sa inyo. No, galing sa puso yun. Yung pagsusorry niya, yun po parang pag
amin doon po sa mga sinasabi nyo laban sa kanya. The fact na nag-sorry siya, ibig sabihin, totoo yung mga pinagsasabi nyo. Okay? Tama. Totoo, sir. Sorry talaga ako. Okay. Kasi pag ano, sisikip yung... Eh kung nagsosorry ka man, ba't di ka naiyak sa... Di, ano? Parang... Pag-sorry mo. Parang dito sa loob sa dibdib mo, masakit? Sikip kasi, sir, eh. Sikip. Kasi ano, nagsorry, sikip talaga. Masikip sir. Dibdib mo? Eh, bigyan si ma'am ng ano, ng gamot. Baka atakin to sa sobrang ano, masamang loob mo, masikip? Sikip, sa masakit. Gusto mo dalhin ka namin sa klinik? Masikip talaga. Masikip? Tapos, nagsorry ako. Yung sorry okay. ko na, Riyami, kahit anong gawin ko, may, nagsorry na ako. Lin, nagsorry na ako sa'yo. Doon tayo sa barangay, nagsorry na ako sa'yo. May. Nagsosorry ka para hindi ka makulong? Magsorry ako talaga. Pero... Sorry siya ako kasi parang hindi niya makablang yung kaso namin doon kasi gusto niya mag-blatter eh. Kasi hindi na pinanakaw niya kung ano. Hindi, ayahan niyo yung blatter niya. Wala yun, wala yun. Kahit mag-blatter siya 1,000,000 beses. So, Rhea, nag-sorry siya. Anong reaction mo sa sorry niya? Wala lang. Wala talab yung ng sorry niya kasi gusto namin may... Tuloy natin doon sa kabilang booth para sabihin natin proseso. Ma'am, ganito po mangyari, ano, Nanay Trifona... Kayo po at saka yung dalawa niyong anak, isasama po namin sa kaso. Alam ko po may pera kayo. Wala kami pera. Well, kung wala kayong pera, kumuha kayo ng abogado. Pero kung may pera po kayo, yung pera niyo po tatapatan ko yan. Walang pera, sir. Hindi kami mayaman. Sisiguraduhin ko po na makakuha ng justisya to. Yung bahay nga namin, light material lang. Then, isan lang mo yung bahay niyo para may pang-abogado ka. Dahil sinisiguro ko po sa inyo, kayo po ma'am, sampu ng iyong mga anak na mga maldita din tulad ninyo, makukulong po. Anyway, ito pa naman po. Kung ako, gusto ko talaga makulong kayo. Pero subukan natin, tingnan natin kung anong kahinatan pag-uusap nyo dyan. Iha, huwag ka matakot. Andito na ako. Promise. Wala na pwedeng gumalaw sa'yo. Itataya kong buhay ko sa'yo, okay?